unang-una. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw. Ang karanasang ito ay nangyari sa Kapis, sa lugar ng aking lolo at lola. Malapit na po sila sa Antique. Bali parang nasa boundary mga ito. Nagbakasyon ako doon ng 5 araw. Subalit imbes na mag-i-enjoy ako, katatakutan ang aking mga naranasan. Sa mga panahon din na ito, Sir Chris, ay meron akong iniirok. At mahigit 5 taon na ang aming relasyon. Nagsasama na rin kami sa iisang bahay. Subalit nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan. Kaya naman napagpasyan kong magbakasyon kay lolo at lola para mabigyan na rin ng break ang aming relasyon. Inisip ko na baka ito ang kailangan nang sa ganun ay makapag-isip-isip kaming dalawa. Nang marating ko ang lugar ni lolo at lola, ay nagulat ang mga ito kasi hindi nila ako inaasahan. Meron po silang taniman ng mga gulay sa likod ng kanilang bahay. At sa mga sandaling ito, ay meron silang ginagawa doon. Oh, Iya! Ba't ka na pa rito? Wala ka bang trabaho? Tanong ng aking lola. Wala pula. Meron kasing nangyayaring hindi maganda sa amin ng aking iniiro. Direkta ang sagot ko sa kanya. Bakit? Anong nangyari? Sinaktan ka ba niya? Sabihin mong totoo. Galit na pagkakasabi ng aking lolo. Hindi po, lo. Meron lang kaunting hindi pagkakaintindihan. Normal naman po ito sa isang relasyon. Sa ngayon, gusto ko munang mag-relax dito sa inyo para na rin makapag-isip-isip ng maayos. Sagot ko naman at kaagad naman kaming pumasok sa loob ng kanilang bahay. Hindi naman po sa pagmamayabang, si Lolo ay dating kapitan sa kanilang baryo. Nire-respeto ito ng mga tao hindi dahil sa istrikto sa mga bagay-bagay, kundi dahil sa malambot ng kanyang puso. Matulungin po ito sa kapwa at marunong makisama. Kaya naman kilala siya doon sa kanilang bayan. At siya nga po pala, Sir Chris, nakatira po kami ng aking kasintahan sa isang bayan na matatagpuan sa norte ng Panay. Malapit po kami sa dagat. Balik na tayo sa kwento. Pagkatapos naming kumain, ay kaagad akong pumasok sa kwarto na nilinis ng aking lola. Agad ko namang hinanda ang aking mahihigaan. Hindi nagtagal ay tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Na tila ba kinikilatis. Iha, tumaba ka ng kaunti at mukhang pagod ang iyong itsura. Sigurado akong lalaki ang dinadala mo. Biglang sabi niya. Ano? Hindi. Hindi po ako buntis la. Hindi pa nga namin alam kung sino ang mayroong problema sa amin. Pero magpapatingin ako balang araw. Ilang beses na rin kasi naming sinubukan pero hanggang ngayon wala pa rin. Sagot ko naman sa kanya at ngumiti na lamang ito. Pagkatapos ko namang ayusin ang aking mahihigaan ay kaagad ako nagpahinga at hindi ko naman namalayan na nakatulog ako. Pagpatak ng 2:00 ng hapon ay nagising ako. At nang makalabas ako ng kwarto ay agad akong sinabihan ni Lolo na kumain ng tanghalian. Agad naman akong tumungo sa pagkainan. Pagkatapos ko namang kumain ay lumabas ako ng bahay.
At sabi ko mag-iikot-ikot muna ako sa baryo para lumanghap ng sariwang hangin. At pinayagan naman ako ng dalawa. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, ay mayroong tumawag sa aking pangalan. Nanggagaling ang kanyang boses sa isang bakuran. Pagkalingon ko doon, ay nakita ko itong isang babae na lumabas ng bakod at pilit ko siyang minumukaan kasi parang pamilyar siya sa akin. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Gina. Hoy, ako to, si Gina. Yung dating kalaro mo sa tuwing pupunta kayo dito ng mga magulang mo. Sabi niya. Kaagad ko naman siyang naalala. Ay Gina, kumusta ka? San ka pumunta? At bakit ngayon na kita nakita dito? Tanong ko naman. Eh nung bata tayo, kinuha ko ng aking tiyahin at isinama sa Maynila. Sa katunayan kakarating ko lang dito. San ka pupunta ngayon? Tanong pa niya. Dito lang, mag-iikot-ikot, magpapahangin. Sagot ko. Alam mo, meron akong alam na kainan doon sa kabilang baryo. Masarap ang kanilang lugaw doon. Tamang-tama sa malamig na panahon. Akong bahala sa iyo. Alok niya. Ay kakatapos ko lang kumain ng tanghalian. Pero sige, sasamahan kita doon. Sagot ko naman. Umiinom ka ba ng kape? Kape na lang. Dagdag pa niya at tumangon na lamang ako. Sumakay naman kami ng tricycle at bumiyay ng mahigit kalahating oras. Hindi ko naman akalain na ganun pala kalayo ang baryo na kung saan kami pupunta. Pero pagkarating namin doon, ay namanga ako sa tanawin. Yung kainan na pinuntahan namin ni Gina ay nasa pinakamatarik na bahagi ng lugar at matatanaw ang bayan mula doon. Malamig ang simoy ng hangin, lalo pa't makulimlim sa mga sandaling ito. Pero hindi nga lang umulan. Nilibre niya ako ng kape at siya naman ay kumain ng lugaw. Maganda naman ang usapan naming dalawa. Hanggang sa merong pumasok na alin na sa tingin ko ay nasa edad 50 pataas. At kung makatitig ito sa akin ay parang nakikita niya ang aking kaluluwa. Hindi rin ako makatingin ng direkta sa kanya at mabigat ang aking nararamdaman. Nakita ko naman na bumili siya ng kape at ilang beses ko siyang nahuli na napasulyap sa akin. Sinabi ko naman kay Gina na naiilang ako sa mga sandaling ito at hindi ko gusto ang ginagawa ng Ale. Alam ko po na meron din sa inyo na hindi gusto ang ganitong sitwasyon. Pagkatapos namang kumain ni Gina ay dali-dali kong inubos ang kape. Sumenyas ako sa kanya na lumabas kasi nga naiilang ako. Tumango naman ito at nang makalabas kami ng kainan ay naglakad-lakad kami at lumanghap ng sariwang hangin. Tumambay muna kami sa ilalim ng isang malaking puno at doon kami nag-usap. Maya-maya lang ay nakita naming lumabas ang Ale at dumaan pa sa aming harapan. Tinignan niya ako ulit mula ulo hanggang paa at nag-iwan ng matamis na ngiti. Tumingin naman ako kay Gina at tumawa. Ang weirdo ng Ale, pero ang totoo, nakakaramdam na ako ng kaba ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Sabi ko, naku, ganun talaga mga tao dito sa amin. Masama kong tumitig, lalo na kung bago ka lang sa kanilang paningin. Hayaan mo na yon. Sagot naman niya at tumangon na lamang ako.
Makalipas ang mahigit kalahating oras, ay bumalik kami sa baryo. Doon ay nagpaalam si Gina na siya ay uuwi na. Nang marating ko ang bahay, ay agad akong tinanong ni Lola kung saan ako galing at kung bakit ako natagalan. Sinabi ko naman sa kanya na meron kaming pinuntahan at tumangon na lamang ito. Pagbatak ng takip silim, habang ako ay nagsasayang sa likod, ay meron akong nakitang naglalakad sa labas ng bakuran. Mula kasi doon ay makikita mga taong napapadaan, lalo pat gawa lamang sa alambre ang bakod ni Lolo at Lola. Nagulat naman ako nang makita ang Ali. Siya yung nakasabayan namin ni Gina sa kainan at napaisip ako kung taga doon din ba siya sa baryo. Kaya tinanong ko si Lola. La, kilala mo ba yung Ali? Pabulong na tanong ko at agad niya itong tinignan. Hindi, pero halos lahat ng tao dito ay kilala namin ng lolo mo. Pero yan hindi. Baka meron lang pinuntahan. Bakit? Tanong niya. At sinabi ko naman sa kanyang tungkol sa aling ito. Huwag mo nang isipin yan. Makakasama yan sa'yo. Dagdag pa niya, sabay ngiti. Tila ba merong ibig sabihin ang pinapakita ni Lola sa akin? Tulad nito. Parang meron siyang pinaparating. Pagpatak ng alas 7, ay sama-sama kaming kumain ng hapunan. At sa kalagitnaan ng aming pagkain, ay nakarinig kami ng pagkatok sa parang pinto ng bakod. Tumayo naman si Lolo pero ang sabi ko, ako na. At nang marating ko ang bintana ay agad akong sumigaw. Sino yan? Pero walang sumasagot. At wala rin naman akong nakikitang nakatayo sa tapat ng bakod. Wala naman pong tao. Sabi ko habang naglalakad pabalik sa pagkainan. Walang ano-ano ay nagulat kaming tatlo nang makarinig ng malakas na kalabog sa bubungan. At nang dahil naman sa pagkagulat, ay napasigaw si Lola at napatayo. Ano yon? Tanong niya at nakarinig kami ng mga yapak. Sa mga sandaling ito, ay nararamdaman ko na hindi hayop ang naglalakad sa bubo, kundi isang tao. Matapos naman ang mga limang hakbang, ay tumigil ito. Pero nakakarinig kami ng mga kaluskos. Si Lolo naman ay nakita kong pumasok sa loob ng kanilang kwarto at sa kanyang paglabas ay meron na siyang dalang buntot ng pagi at kanya itong hinampas sa mga dingding at haligi ng bahay. Dito ko napagtanto na iniisip din pala ni Lolo na aswang ang nasa bubungan. Pero hindi ko rin alam kung bakit pabalik-balik sa aking isipan ng Ali. Parang merong gustong iparating sa akin ang aking sarili. Lumayas ka dito sa bahay ko. Pasigaw na sabi ng aking lolo. Dito na nagpatuloy ang paglalakad ng nilalang na nasa bubungan at paikot-ikot lamang ito doon. Hindi nagtagal ay pumasok ulit si Lolo sa kanilang kwarto at sa kanyang paglabas ay meron na siyang hawak na baril. Nagulat ako noon kasi pinaputokan niya ang bahagi na kung saan nagagaling ang mga yapak at ako naman ay napatakip ng aking tenga. Hanggang sa nakarinig kami ng mabigat na lundag sa tapat ng aming bahay at mga yapak na tila ba tumatakbo papalayo. Narinig din namin ang bakod na tila ba inakyatan. Kaya dali-dali kaming tumungo sa bintana para tignan kung ano o sino ang umakyat doon. Pero hindi na namin naabutan. Subalit yung bakod ay gumagalaw pa sa mga sandaling ito na tila ba inakyatan talaga ng isang tao. Ngayon, sigurado ako na buntis ka talaga, Iya.
sabi ni Lola. Maya-maya lang, yung mga kabaryo ni Lolo at Lola ay nagsidatingan sa bahay para magtanong kung anumang nangyari, kabilang na si Gina. Sinabi naman namin kung ano ang aming mga naging karanasan at napailing naman ang mga ito. Sinasabi ko na nga ba? Tama ang kutob ko. Baka buntis ka. Sabi ni Gina at ngumiti naman si Lola habang nakatingin sa akin. Sa ilang taon kong pabalik-balik dito, ngayon lang ako nakaranas ng ganitong kababalagan. Nakakatakot. Sabi ko naman. Hindi na bago dito sa amin yan ang mga aswang na yan. Mga peste yan dito. Sabi naman ng isang mama. Hinding-hindi ako makakapayag na merong mangyaring masama sa iyo, Iya, at sa dinadala mo. Sabi naman ni Lola. Makalipas ang mahigit isang oras, sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, ay merong napansin ang isa sa kaibigan ng aking Lola. Iya, ano yung kulay itim sa likod ng damit mo? Tanong niya at agad ko naman itong tinignan. Kinuha ko ang isang lampara para makita ko ito. Mga dugo yan ah. Ulalas ng aking Lola. Agad naman akong pumasok sa loob ng kwarto at hinubad ang aking damit pang ibaba. Inisip ko na baka dumating ang aking dalaw. Kasi nakakaramdam na rin ako ng matinding pananakit sa aking puson. At makalipas pong ilang oras, nakunan ako. Parang binagsakan ako ng langit at lupa at hindi ko matanggap ang mga pangyayaring ito. Iyak ako ng iyak nun at si Lola ay sinisising ang aswang na nagparamdam sa amin. Kasi baka nang dahil sa matinding takot na naramdaman ko, ganito ang nangyari. Maliban dito ay hindi pa talaga maayos ang relasyon namin ng aking iniirog noon. Ito siguro ang mga dahilan. Kinabukasan ay nagsabi si Lola na magpapatingin kami sa bahay pag-umutan. Kaya agad akong naligo at nagbihis. At nung papalabas na sana kami ng bahay, ay nakita namin si Gina na tumatakbo papunta sa amin. Galing ito sa bukanan ng baryo. At nang makarating ito, ay hingal na hingal siya. Siya nga po pala yung bubong namin sa umagang ito ay inaayos ni Lolo at merong mga bakas na dugo doon. Isang patunay na natamaan niyang nambulabog sa amin. Gina, anong problema? Tanong ni Lola sa kanya. Yung ale, yung aling nakasabayan natin kahapon sa kainan. Nakita kong isinakay si tricycle. Merong mga dugo ang kanyang damit at tila ba nahihirapan ito? Bulalas naman niya at agad naman kaming nagtinginan ni Lola. Teka, sasama ako sa bahay pag-amutan. Pag makita natin siya doon, ay hinding-hindi ako magdadalawang isip na kumprontahin ito. Pasigaw na sabi naman ni Lolo. Pagkaratingan namin sa bahay pag-amutan, ay hinanap nilang ale. Pero hindi nila nakita. Sa tingin naman ni Lola ay hindi siya din nila doon kasi ito lang naman ang pinakamalapit na bahay pag-amutan. Sa sumunod na araw naman ay tumungo pa si Lolo sa baryo na kung saan namin unang nakita ang ale. Pero hindi daw nila nakita doon. Isinama naman niya si Gina. Nakipaghiwalay naman ako sa aking kasintahan. Hindi ko naman alam kung bakit ako nawala ng pagmamahal sa kanya. Parang na fall out of love ako. Dito ko na po tatapusin ang kwento, Sir Chris. At kung ano man ang nangyari sa ale,
ay hindi namin alam magpahanggang ngayon. Hanggang sa muli. Magandang araw. Ang karanasang ito ay nangyari sa lugar ng aking pinsan na matatagpuan sa isang bayan sa Capiz. Sa mga panahon ito ay kakalipat lang nila doon at tumulong ako sa pagpapatayo ng kanilang bahay. Doon din ako natulog ng ilang linggo hanggang sa matapos ng trabaho. Ang mga kasamahan kong karpentero ay nakatira lang din naman sa baryo na iyon. Bali doon po lumaki ang asawa ng aking pinsan na tawagin na lang nating Brenda at kakilala din naman yung mga ito. At kami naman ng aking pinsan ay mga dayo lamang doon. Mababait naman ang mga tao at maayos din naman sila kung makitungo. Lalo na yung mga magulang ni Brenda at may mga gabi na doon din natutulog sa kanilang bahay. Wala akong naging problema doon at kung pagkain lang ang pag-uusapan ay hinding-hindi ka magugutom. Maliban sa marami silang mga alagang hayop ay meron pa silang palayan at mga tanim na gulay. Makalipas naman ng mahigit 2 linggo ay nagkaroon ako ng karanasan doon sa mismong bahay ng mga magulang ni Brenda. Isang gabi, habang ako ay nagpapahinga sa veranda, ay umihip ang napakalamig na hangin. Tila ba galing talaga si isang aircon. Kaya naman humingi ako ng kumot kina tito at tita. Kadalasan ay hindi ako gumagamit ng kumot doon. Wala naman akong bintilador at umaasa lamang ako sa umiihip na hangin. At sa veranda ako palagi natutulog. Ilang beses na rin akong pinagsabihan ni tito at tita na doon na lamang matulog sa loob ng kanilang bahay. Pero tumatanggi ako. Nang makapasok na ako sa loob ng bahay, ay kaagad nga akong humingi ng ekstrang kumot. Sinabihan naman ako ni tita na maghintay. Kaya naman naghintay ako sa sala. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ito na merong dalang kumot. At kaagad ko naman itong tinanggap. Maraming salamat po, tita. Sabi ko sa kanya. Walang anuman iyo. Kung sakaling uulan, pwede ka namang pumasok dito anumang oras. Hindi namin ilalakang pinto. Sige po, tita. Maraming salamat po. Sagot ko naman at kaagad naman siyang tumango sa akin habang nakangiti. Si tito naman ay tulog na sa mga sandaling ito. At nang makalabas na ako, ay kaagad akong bumalik sa aking pagkakahiga. At maya-maya lang, dinalaw din naman ako ng antok. Napatanong naman ako sa aking sarili kung bakit malamig sa mga sandaling ito. Ilang beses na akong natulog doon, pero normal naman ang klima at hindi ganito. Makalipas ang ilang oras, ay nagising ako sapagkat merong tumapik sa aking mga balikat. At sa lakas ng pagkakatapik ay kaagad akong napabalikwas. Kaagad akong napalingon sa aking paligid. Subalit wala naman akong nakitang tao. Kaya labis naman ang aking pagtataka at kaagad akong kinabahan. Tumingin ako sa labas ng beranda at meron akong nakitang mga puting uso na bigla namang naglaho. Wala naman akong naamoy na kakaiba, kaya takang-taka ako sa mga sandaling ito. Wala rin akong narinig na anumang tunog, kaya naman bumalik ako sa aking pagkakahiga at nagtalukbong ng kumot. Habang ako ay nakikiramdam, ay unti-unti akong nakarinig ng mga bulong sa labas ng veranda. Sumilip naman ako at wala naman akong nakikitang tao. Hanggang sa napagpasyan kong pumasok na lamang kasi kinakabahan na ako
at alam kong hindi na normal ang mga nangyayari sa mga sandaling ito. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at nang makapasok na ako ay dahan-dahan din akong naglakad patungo sa mahabang upuan na nasa sala. At nang makaupo na ako ay napalingon ako sa kusina. Nakita ko naman sa nakabukas na bintana na mayroong dumaan. Meron ding nakasinding gasera doon na nakapatong sa mesa. Sa aking pagtataka ay tumungo ako doon kasi baka nakalimutan ni tita na patay ng gasera. Baka matumba ito at maging sanhi ng sunog. Nang marating ko ang kusina ay meron akong narinig na mga boses na nanggagaling talaga sa labas. Kaya naman naisipan kong tumungo sa bintana para makita. Nang marating ko ito, ay tumingin muna ako sa kaliwa. Pero walang tao. At pagkatingin ko naman sa kanan, ay nakita ko si tita na nakatayo sa tapat ng isang malaking puno. Tila ba meron siyang kinakausap. At makalipas lang ilang segundo, ay bigla siyang lumingon sa akin. Nakita ko siyang umiti. Ay, tita, pasensya na po. Nagtataka lang po ako kung bakit may ilaw dito sa kusina. Tapos narinig ko po kayong nagsasalita. Kaya pumunta ako dito. Sabi ko sa kanya. Ay, walang anuman iyo. Oh, ba't ka pumasok? Tanong niya. At sinabi ko naman na nalalamigan ako sa veranda. Sige na, bumalik ka na sa pagtulog. Meron pa akong gagawin dito. Sagot niya at bumalik naman ako sa sala. Kaagad naman akong nakatulog at naramdaman ko pa na inayos pa niya ang aking kumot bago ito pumasok sa kanyang kwarto. Kung ano ang kanyang ginagawa sa labas, yun ay ang palaisipan sa akin sa mga sandaling ito. Isang araw bago matapos ang pagpapatayo ng bahay ng aking pinsan, ay nagkaroon kami ng kaunting salo-salo at inuman sa tapat ng kanilang bahay. Boy, dito ka na magpalipas ng gabi sa amin. Sabi ni Ate Brenda. Ay wag na, doon na lang ako kay Tito at Tita. Baka may istorbo ko pa kayong dalawa. Sagot ko naman. Bakit? Ayaw mo ba dito? Tanong naman ang aking pinsan. Basta. Komportable ako doon sa inyo. Nakakatulog ka agad ako. At malamig pang simoy ng hangin. Sagot ko naman. At ngumiti na lamang ang dalawa. Bandang alas 10 ay natapos naman ang aming inuman. Sabay kami naglakad ng isang kasamaan kong karpintero na nakatira malapit sa bahay nila Tito at Tita. Sa kalagitnaan ng aming paglalakad ay nakarinig kami ng kakaibang huni. Tunog ito ng isang ibon pero kung papakinggan ay parang ginagaya lamang ng isang tao. Agad namang napamura ang aking kasama na tawagin na lang natin sa pangalang Benjo. Pesting yawa, hoy taga rito ako. Ako si Benjo. Pasigaw na sabi niya. Agad naman akong natigilan kasi hindi ko alam kung sino o anumang kanyang pinaparinggan. Wala naman kaming ibang narinig maliban sa tunog na ito. Hoy Benjo, ano mang ibig mo sabihin? Sino ang pinaparinggan mo? Tanong ko sa kanya. Yang aswang na yan. Hindi siguro alam na taga rito ako. Dito ako lumaki. Pasigaw na sabi pa niya. Hoy, kung sino ka man, hindi pa ako nakakakita ng aswang. Lumabas ka naman. Para makita kita, huwag kang magtago.
katawang sabi ko at kaagad namang tumawa si Benjo. Huminto lang din naman ang mga nadidinig naming tunog at hindi na naulit pa. Nang marating naman namin ang bahay nila Benjo, ay nagyosi muna kaming dalawa. Boy, hatid na kita. Sabi ni Benjo. Wag na Benjo, kaya ko ng sarili ko. Hindi naman ako lasing. At isa pa, malapit na naman ang bahay nila tito at tita. Sagot ko naman sa kanya. O sige, huwag kang matakot. Sumigaw ka pag merong mangyari sa'yo. Ako ang bahala. Sagot naman niya. Wala namang mga ano sa akin dito. Pagtatatlong linggo na ako dito bukas, malabo na mangyari yan. Sagot ko naman. Oo nga naman. O sige na, magpahinga na tayo. Bukas tapos na rin naman ang bahay nila Brenda. Magkita na lang tayo doon. Mag-iingat ka dyan. Dagdag pa niya at tumango naman ako bilang tugon. Sa kalagitnaan ng aking paglalakad ay kinikilabutan ako. At nang marating ko itong mapunong bahagi na huling madadaanan bago marating ang bahay nila tito at tita, ay narinig ko ulit ang tunog na narinig namin ni Benjo. Pero sa mga sandaling ito, ay nasa likuran ko na. Kaya naman napahinto ako. Dahan-dahan akong lumingon, Sir Chris, at tumingin ako sa ibaba. At meron akong nakitang mga paa at buhok. Dahan-dahan din akong tumingin pa itaas at bumulaga sa akin ang isang matandang babae na nakatuwad. Meron siyang puting buhok, hulubot na mga balat at nanlilisik na mga mata. Ngumunguya pa ito na tila ba merong kinain. Talagang nakakabigla at nadidinig ko siyang umaangil na parang isang aso. Kaagad naman akong tumakbo at nakarinig ako ng mga yapak sa aking likuran. At sigurado ako na sinusundan niya ako. Nang malapit na ako sa bahay, ay nakita ko si tita na nakatayo sa labas ng bakuran. Nakatingin siya sa aking likuran at merong tinititigan. Nagngingit-ngit ito sa galit. At nang marating ko ang kanyang kinaroroonan, ay kaagad niya akong hinawakan sa braso ng maigpit at sa isang kisap lang. Nawalan ako ng malay. Talagang nakapagtataka mga sandaling ito. Buhatin mo si Boy. Dalhin mo sa loob. Narinig kong sabi ni tita at naramdaman ko naman na mayroong bumuhat sa akin. Nakaamoy din ako ng mabango. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Pero meron namang kinuwento sa akin sina tito at tita patungkol dito. Nang magising ako, ay umaga na. Nakita ko naman si Brenda at ang aking pinsan na nakaupo sa gilid ng aking kama. Nagkalat din ang mga usok sa paligid ng kwarto at napakabango ng amoy nito. Galing ito sa isang uri ng kahoy na sinindihan ni tita at makakatulong daw ito sa akin. O, gising ka na pala, Insan. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ng aking pinsan. Anong nangyari? At anong oras na? Tanong ko. Mag-aalas 9 na. Huwag ka na magtrabaho. Sila na doon ang bahala. Ayon kay nanay, inabol ka daw ng isang gabunan kagabi. Sabi ni Brenda. Gabunan? Ano yon? Tanong ko naman. Kasi hindi ko alam kung ano ito. Isang uri yan ng aswang insan. Sila yung pinakamalakas. At merong naninirahan dito sa baryo. Pero kilala din naman sila ni nanay. Kaya huwag kang mag-alala. Kinausap na niyang pinakamatanda sa kanila. Sabi naman ng aking pinsan.
Tamang ang kutob ko. Aswang ang nagpaparamdam sa amin ni Benjo. Pero ba't ako lang kanyang hinabol? Tanong ko naman. Yan pang inaalam ni nanay. Maya-maya lang ay darating na yon. Kanina pa yun umalis. Sagot naman ni Brenda at nagtanong naman ako kung bakit si tita ang humarap sa mga ito. Nakita ko namang nagtinginan si Insan at Brenda at hindi nagtagal. Ay sinabi din naman ng mga ito na si tita isa palang tanyag na suruana doon sa kanilang bayan. Ang suruana po ay ibang salita ng albularyo. Bali ito pong tawag nila sa mga taong marunong manggamot at marunong gumawa ng mga pangontra. Dito na rin bumalik sa aking isipan ang mga sandaling nakita ko siyang merong kinakausap doon sa tapat ng isang puno na nasa likod ng kanilang bahay. Nabigyan na rin ang kasagutan ng aking mga katanungan kung ano nga bang kanyang ginagawa doon sa 10 oras ng gabi. Maya-maya lang ay dumating nga si tita at ayon sa kanya ay kinausap niya at pinagalitan ng taong humabol sa akin. Takot daw sila sa kanya. Hindi ko akalain na gagawin nila to sa iyo. Nagkaroon na kami noon ng kasunduan. Pero ayos na rin naman ang lahat. Huwag kayong mag-alala. Ayos na. Sabi ni tita. Sige po, maraming salamat po. Sabi ko naman at tumango na lamang ito. Huwag ka nang magtrabaho, Insan. Kami nang bahala doon. At pasensya na sa mga nangyari. Responsibilidad kita dito. Sabi naman ng aking pinsan. Walang anuman, Insan. Hindi mo naman ginusto ang nangyari. Sagot ko naman. Ayon naman kay Tito, bago pa man ito lumabas ng bahay sa gabing iyon, ay kinutuban daw ito ng masama at nararamdaman niya na merong paparating. At nakaamoy daw siya ng malansa. Kaya naman lumabas ito ng bahay. Nang makita daw niya ako, ay meron siyang nakitang nakasunod sa akin. Isang matanda na numang oras ay aatakihin daw ako. At kaya daw niya ako pinatulong para daw hindi ako matakot. Hindi naman daw nagpatuloy ang matanda nung nakita niya si tita. Bigla daw itong natakot at napaatras. Kaya tumalikod daw ito at umalis. Nag-iwan na lamang ito ng masamang titig sa kanya. Nalaman ko din kay Benjo na hindi lang doon tanyag si tita sa kanilang baryo, kundi sa buong bayan at sa mga kalapit na probinsya. Hindi naman nila sinabi sa akin na ganito pala si tita at wala naman ako nakikitang tao na pumupunta sa kanilang bahay. Pero nalaman ko naman na meron pa pala silang bahay doon sa bayan. Kaya pala araw-araw ko silang nakikita ni Tito na umaalis at doon daw pumupunta mga nagpapagamot sa kanya. Ang karanasan ito, Sir Chris, ay hinding-hindi ko makakalimutan at magpahanggang ngayon ay doon pa rin naninirahan ang aking pinsan at si Brenda. Pero wala na si Tito at Tita. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Maraming salamat. Magandang araw. Ang karanasang ito ay nangyari sa lugar ng aking pinsan na matatagpuan sa isang bayan sa Capiz. Sa mga panahong ito ay meron na silang isang anak ng kanyang dating kasintahan na tawagin na lang natin sa pangalang Erlinda. Hindi po sila nagkatuluyan nang dahil sa isang nakakahilakbot na dahilan. Mahigit 2 buwan pa lamang ang kanilang anak nung ako ay tumira doon. Malapit kasi sa kanilang bayan ang aking pinagtatrabahuan. Doon ako dinestino ng aking kumpanya. At para makatipid, ay kinausap ko ang aking pinsan na kung pwede ay doon na lamang ako tumira sa kanilang bahay.
Nung una ay ayaw ni Erlinda, pero nakumbinsi ito ng aking pinsan. Subalit sa araw-araw kong pananatili doon, ay nararamdaman ko na meron talagang hinanakit sa akin ang babae. Parang ayaw niya akong tumira doon at pinaparamdam niya ito minsan. Itong bahay naman nila ay nasa pinakasulok na ng baryo. Sila yung huling madadaanan bago marating ang isang malawak na gubat na kung papasukin ay dadalhin kanya sa kabilang bayan. At minsan ay doon din dumadaan ang mga taga doon kasi malamig at marami pang mga madadaanang pagkain tulad ng mga gulay, prutas at mga kabuti. Minsan na rin akong dumaan doon. Isang hapon, habang ako ay naglalaban ng damit sa likod ng bahay, ay narinig ko ang isang boses ng matanda na tinatawag si Erlinda. Kaagad naman akong sumili para makita kung sino ito. At nakita ko ang isang matandang babae na sa tingin ko ay nasa edad na 80 pataas. Ne, meron naghahanap sa iyo. Pasigaw na sabi ko. Sa mga sandaling ito ay nasa loob siya ng kwarto. Pinapatulog ang kanilang anak. Sino? Pasigaw na tanong ni Erlinda at sinabi ko naman na isang matandang babae. Kaagad naman siyang lumabas upang punta ng matanda. At tamang-tama din na magsasampay na ako sa gilid ng bahay. At mula doon ay nadidinig ko ang kanilang usapan. Gutom na kami. Hindi mo ba kami pagbibigyan? Pabulong na sabi ng matanda kay Erlinda. Nakita ko namang nakayuko lamang si Erlinda habang nakatingin sa kanilang anak. Inisip ko naman na baka wala siyang maibigay na pera sa matanda kasi yung pinsan ko talagang humahawak ng kanilang pera. Grabe ka Erlinda, wala kang utang na loob. Dagdag pa ng matanda. Kaagad siyang tumalikod kay Erlinda at naglakad papalayo. Pagkatapos ko namang magsampay, ay pumasok ako sa aking kwarto. Binilang ko naman ang aking pera, kasi bibigyan ko si Erlinda para meron siyang maibigay sa kanyang nanay. Maliban dito, para na rin mabawasan ang galit na nararamdaman niya sa akin. Ne, eto. Gamitin mo yan pambili ng pagkain. Ikaw nang bahala sa pera na yan. Sabi ko sa kanya. Sigurado ka. Salamat. Sagot naman niya. Pero ang kanyang pananalita ay walang kabuhay-buhay. Tila ba napilitan lang itong tanggapin ang aking pera. Pero sabi ko sa isip ko, ayos lang. Ang importante malaman niya na hindi ako nagiging pabigat doon sa kanila. Handa akong tumulong kung kailangan nila ako. Makalipas ang ilang araw, isang hapon, habang ako ay nagsisibak ng kahoy, dumating ulit ang matanda. Gaya nung una, tinawag niya si Erlinda at agad naman itong lumabas ng bahay. Ako naman ay pumasok muna sa loob para uminom ng tubig. At kahit may agwat ako sa mga ito, ay nadidinig ko pa rin ang kanilang usapan. Sapagkat yung matanda ay malakas kong magsalita. Ano nang plano mo? Ilang buwan na kami naghihintay? Pasigaw na sabi ng matanda. At nang dahil hindi ko nagustuhan ang kanyang tono, ay tumungo ako sa sala para makita ang mga ito. Ibigay mo ng kailangan namin. Naghihintay kami. Huwag mong kakalabanin ang ating angkan. Hindi mo magugustuhan ang konsekwensya. Dagdag pa ng matanda. Sa mga sandaling ito, ay aksidente ko namang nabitawan ang baso. At agad naman silang napatingin sa aking kinaroroonan.
Tinitigan naman ako ng masama ni Erlinda at tumingin naman ako ng paumanhin. Kanina ka pa ba dyan? Tanong niya at napatangon na lamang ako. Makalipas ang ilang sandali ay nakita kong tinuturo-turo ng matanda ang aking kinaroroonan habang nagsasalita ng pabulo at saka naglakad ito papalayo. At nang makapasok naman si Erlinda ay nakita ko siyang nakangiti. Ayos lang yan. Siguraduhin mo na lang na walang mga tira-tira kasi baka maapakan natin. Sabi niya at sa mga sandaling ito ay nanibago ako sa kanya. Hindi ito yung madalas na pakikitungo niya sa akin. Kaya takang-taka ako sa mga sandaling ito. Pero inaamin ko naman na nagustuhan kong ganito. Buong maghapon ay ganito ang kanyang pakikitungo. At sabi ko sa isip ko, sana araw-araw ganito. At natupad nga ang aking hiling. Magmula sa araw na ito ay naging maganda ang kanyang pakikitungo. May mga pagkakataon na masaya at maganda ang aming mga usapan. Hindi na tulad ng dati. Minsan ako na rin ang nagbabantay sa kanilang anak. Lalo na kapag day off ko. Makalipas ang isang buwan, isang hapon, habang ako ay nagluluto sa likod ng bahay, ay nakarinig ako ng mga boses sa loob ng kanilang kwarto. Tila ba merong kinakausap doon si Erlinda? Sa aking pagtataka ay tumungo ako doon kasi inisip ko na dumating na si Insan at meron din naman akong kailangan sa kanya. At nang marating ko ang kanilang kwarto, Insan, pwede ka bang lumabas muna dito? Meron na akong sasabihin. Pasigaw na sabi ko, pero walang sumasagot. Kinatok ko naman ang kanilang pinto, pero walang tumutugon. Erlinda, ne, nandyan na ba si Insan? Tanong ko, pero ganun pa rin. Walang sumasagot. Napakamot naman ako at bumalik sa kusina. Talagang nagtataka ako kung bakit hindi man ang tumutugon ang mga ito. At inisip ko naman na baka nag-away sila. Bandang alas 6 ay narinig kong bumukas ang pinto ng kanilang kwarto kaya napatingin ako doon. Subalit lumipas lang ilang minuto ay wala pa rin lumalabas. Kaya naman tumingin ulit ako sa aking niluluto. Makalipas pa ang ilang sandali, meron akong narinig na mga yapak na nanggagaling sa kanilang kwarto. Kaya napatingin ulit ako doon. Nakita ko naman itong isang matandang babae na dali-daling naglalakad palabas ng bahay. At sa kanyang unahan ay nakita ko si Erlinda. Bit-bit niya ang kanilang anak. Nung una ay hinayaan ko na lamang ang mga ito. Kasi ang matandang ito ay nanay din naman ni Erlinda. Kaya wala namang problema doon. Baka meron na silang pupuntahan. At makalipas naman ng mahigit kalahating oras ay dumating ang aking pinsan. Agad siyang nagtanong kung nasaan ang kanyang kasintahan at ang kanilang anak. Insan, nasaan na yung mag-ina ko? Tanong niya. Eh lumabas sila ng bahay kasama ang kanyang nanay. Baka meron silang pinuntahan. Sagot ko naman. Gabi na. Saan naman sila pumunta? Tanong niya. Yan ang hindi ko alam, Insan. Wala naman silang sinabi. Alam din naman nila na nagluluto ako ng ulam dito kanina. Pero hindi naman nagpaalam ang mga yon. Sagot ko naman at kaagad naman siyang napakamot. Sige lang, hintayin ko na lang mga yon. Hindi ko naman kasi alam kung saan sila pumunta.
Sagot pa niya at napailing na lamang ako. Pagkatapos ko namang kumain ng hapunan ay sinabihan ko ang aking pinsan na hanapin namin ang mga yon at magtanong-tanong kami sa mga tao kasi medyo maaga pa naman. O di kaya ay puntahan namin sa bahay ng kanyang mga magiging biyanan kasi baka doon sila pumunta. Insan, puntahan kaya natin sa mga magiging biyanan mo? Baka nandoon ang mga yon. Sabi ko. Oo nga no. Sige, magtanong-tanong na rin tayo sa aming mga kabaryo. Baka alam nila kung saan pumunta. Sagot naman niya. Yun nga, naglakad kami palabas ng baryo. At nang marating namin ang bukana, ay nakita namin ang isang tindera na sinasara na ang kanyang tiyangge. Nilapitan ito ng aking pinsan upang tanungin kung nakita ba niya ang kanyang mag-ina. Nakita ko sila dito kanina, dumaan. Parang papunta sa kabilang baryo. Sabi ng tindera. Baka tama ka nga insan. Bumisita sila sa bahay ng aking mga magiging biyanan. Sabi ng aking pinsan, sabay tingin sa akin. Ay oo, kasama ni Arlinda ang kanyang ina at ang inyong anak. Dagdag pa ng tindera at sa mga sandaling ito ay meron na kaming ideya kung saan sila pumunta. Kaagad kaming naglakad patungo sa kabilang baryo at makalipas sa mahigit 20 minutos ay nakarating kami doon. Pero yung mga bahay ng mga magulang ni Arlinda ay nasa masukal na bahagi. At makalipas ang mahigit kalahating oras na paglalakad, ay nakarating kami doon ni Insan. Parang compound sila doon at lahat sila ay magkakamag-anak. At nung nasa labas na kami ng bakuran, ay tinawag ni Insan si Arlinda. At ang humarap sa amin ay ang nanay nito. Nay, magandang gabi ho. Nandyan po ba sina Arlinda? Tanong ni Insan. Oo, bakit? Galit na tanong ng matanda. Kailangan na po nilang umuwi. Gabi na. Hindi. Magmula ngayon ay dito na sila titira sa amin. Sagot ng matanda. Ano pong ibig niyong sabihin? Kasintahan ko po si Arlinda at meron na po kaming anak. Kinakailangan po na sa akin sila manatili. Hindi ko naman sila pinababayaan. Kalmadong sagot ng aking pinsan. Hindi pwede. Dito lang sila. At wala ka na magagawa doon. Hindi naman kayo kasal. Sagot pa ng matanda at dito na uminit ang ulo ni Insan. Arlinda, lumabas ka dito. Umuwi na tayo. Pasigaw na sabi niya at dito na rin nagsilabasan ang mga kamag-anakan ng matanda na tila ba anumang oras ay handang makipagpatayan. Naging matigas naman ang matanda at hindi talaga niya ilalabas ang kanyang anak. Pero hindi nila napigilan si Insan. Tumakbo ito papasok ng bakuran at pinasok ang bahay. Pero hindi nagtagal ay narinig ko siyang sumigaw at umiyak kasi ang kanilang anak ay nasa loob na daw ng isang kawali at tila ba naliligo ito. Pero buhay daw siya nung nakita ni Insan at wala namang apoy sa ilalim. Pero meron siyang nakita mga panggato. Kaagad daw niya itong kinuha mula sa kawali at nang makalabas ito ng bahay ay pinigilan siya ng mga kamag-anak ni Arlinda at pilit na kinukuha ang bata. Ako naman ay bigla kong binunot ng isang patalim na madalas ko dinadala kung dadayaw ako sa ibang lugar. Sige, subukan yung hawakan ng pinsan ko. Sige! Pasigaw na sabi ko, sabay tutok ng patalim sa mga ito. Lumayo naman sila at si Insan ay dali-daling lumabas ng bahay.
Tumakbo na tayo. Umalis na tayo dito. Pasigaw na sabi niya. Nauna naman itong tumakbo at ako naman ay binabantayan ko ang likod kasi baka habulin kami ng mga yon. At nung medyo nakalayo na kami doon, ay nakita ko na merong lumabas sa bakuran. Meron silang dalang mga itak. Sinabi ko naman ito kay Insan at mas binilisan pa namin ang paglalakad. At bago pa man kami makalabas ng baryo, ay meron kaming nakasalubong ng mga tao. Kaagad naman kaming humingi ng tulong. Yung mga sumusunod naman sa amin ay napahinto sa di kalayuan at hindi na tumuloy. Kasi baka takot din ang mga ito. Totoo nga ang sabi ng iba. Meron nga silang lahing aswang. Totoo nga mga kwento-kwento. Noon ay hindi ako naniniwala kasi mahal ko si Erlinda. Pero ngayon ay nabigyan na ng kasagutan. Bulalas ng aking pinsan. At dito na rin bumalik sa aking mga alaala ang mga araw na pumupunta doon ang nanay ni Erlinda sa bahay. Yung mga pinag-uusapan nila nang akala ko ay pera ay sanggol na pala. Yung mga taong hiningan namin ng saklolo ay nagsasabi na tanyag daw ang kanilang angkan doon sa baryo na may mga lahing aswang. At napatunayan naman ito ng aking pinsan. Nang makarating na kami sa bahay, ay inutusan niya ako na ligpitin ang aming mga gamit kasi ilalayo namin doon ang kanyang anak. Hindi naman ako nag-aksaya pa ng oras. Kaagad ko itong ginawa at sabi niya uuwi daw kami sa bahay ng aming tiyahin na matatagpuan din malapit sa probinsyang iyon. Ang importante daw ay hindi nila kami matuntun at hindi na mahabol ang kanilang anak. Hinding-hindi rin mapapatawad ni Insan si Erlinda. Sa gabing ito ay nilisan namin ang baryo at tumungo kami sa bahay ng aming tiya na isa ring byuda. Wala rin siyang mga anak kaya mag-isa lamang ito sa kanyang bahay. Makalipas ang mahigit isang linggo ay inutusan ako ni Insan na tignan ang kanilang bahay. Kaya ginawa ko naman ito. Sa pagdating ko doon ay nagulat ako. Kasi sira-sira na ito. Maraming mga kalmot sa dingding at parang winasak talaga nang sa ganun ay hindi na materahan. Sa tingin ko naman ay gawa ito ng angkan nila Erlinda. Pero magmula nun ay hindi na sila nagkita pa ng aking pinsan. Yung kanilang anak naman ay lumaki sa pangangalaga ng aming tiyahin. Hindi na talaga sila nagkita. Mahal man siya ng aking pinsan. Pero mas mahal niya ang kanilang anak. At kahit anong mangyari, ay hindi na daw makikita ni Erlinda ang kanilang anak. Ito ang pangako ng aking pinsan. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Maraming salamat po Sir Chris at sa inyong mga taga-subaybay. Hanggang sa muli. Ang karanasang matutunghayan niyo ngayon ay ang naranasan ng isa sa aking mga taga-subaybay. Tatawagin na lang natin sa pangalang Juan. Ibabalik niya tayo sa mga panahong siya ay nagbabakasyon sa kanyang lolo sa isang bayan na matatagpuan sa probinsya ng Capiz. Sa mga panahong ito ay nagbibinata pa lamang si Juan. At isang umaga. Apo, gumising ka na dyan. At samahan mo yung lola mo sa bayan. Mangunguha lang ako ng mga panggatong sa gubat. Sige lo, bigyan mo ako ng ilang minuto. Sagot ni Juan sa kanyang lolo. At makalipas ng ilang minuto ay lumabas si Juan sa kanyang kwarto. Nakita naman niya ang kanyang lola na nakaupo sa tapat ng hapagkainan habang nagkakape. Magkape ka muna iyo. O siya, aalis na ako. Dagdag pa ng kanyang lolo. Sige lo, pag-iingat po kayo.
Sagot naman ng binata at agad namang umalis ang kanyang lolo. Maya-maya pa'y nagsabi ng kanyang lola na sila ay pupunta na sa bayan para mamili ng mga kanilang uulamin sa umagang iyon. Kinuha naman ni Juan ang bayong sa mga kamay ng kanyang lola. Hindi pa man sila nangangalahati sa paglalakad ay napahinto ang matanda. La, meron po bang problema? Nagtatakang tanong ni Juan. Nagsabi naman ng matanda na nakakaramdam ito ng kaba at parang may bumubulong sa kanya na bumalik sa kanilang bahay. Nakaramdam naman ng kilabot si Juan kaya sinabihan niyang matanda na bumalik na lamang. At sa pagdating nila sa kanilang bahay ay agad niyang tinawag ang kanyang lolo. Pero walang sumasagot. Kaya naman napagpasya nila na punta ng gubat na kung saan nanguha ng mga panggato. Nang makarating sila doon ay hindi nila ito makita. Nagsabi naman ng lola ni Juan na sa bahagi na iyon ay doon madalas nangunguha ng mga panggatong ang kanyang lolo. Natawagin na lang natin sa pangalang Mang Pedro. Lo Pedro, nasaan po kayo? Malakas na sigaw ni Juan. Walang sumasagot. Kaya naman naisipan nilang maglakad pa ng maglakad hanggang sa nakita nila si Mang Pedro. Nakita ito ng lola ni Juan na nakahandusay sa ilalim ng puno ng akasya at sa mga sandaling ito ay wala na siyang malay. Nagtataka naman ang mga ito kung bakit napadpad doon si Mang Pedro. Sapagkat malayo ng bahagi na yon sa kung saan madalas sila nangunguha ng mga panggato. Lo, lo, gising. Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Bulalas na lamang ni Juan sa mga sandaling ito at nang dahil hindi ito tumutugon ay agad siyang binuhat ni Juan kahit na mabigat ito. Pero hindi alintana ang bigat ng kanyang lolo sapagkat natataranta na ito at nakakaramdam ng kaba. Habang binabaybay nila ang masukal na daan ay biglang umaling ngaw-ngaw ang isang tunog na pinaniniwalaan nilang tunog ng aswang. Mas binilisan nila ang paglalakad kahit na meron ng liwanag. Bago pa man sila makarating sa kanilang bahay, ay nakasalubong nila ang isa nilang kabaryo na tawagin na lang nating Rene. Oh, anong nangyari kay Mang Pedro? Tanong niya. Hindi namin alam, tol. Tulungan mo ako. Sagot ni Juan. At nang marating nila ang kanilang bahay, ay agad nilang inilapag si Mang Pedro sa mahabang mesa. Kaagad namang humingi ng saklolo ang lola ni Juan sa kanilang mga kabaryo. At makalipas lang ang ilang sandali, ay dumating sila na may dalang tricycle. Agad nilang isinakay si Mang Pedro para dalhin sa pinakamalapit na bahay paggamutan at sumama din sa kanila si Rene. Ito ang unang araw ng pagbabakasyon ko dito. Pero bakit ito pang nangyari kay Lolo? Meron pa sana kaming gagawin sa araw na to. Sabi ni Juan. Hindi talaga natin alam ang pwedeng mangyari. At siya nga pala, saan nyo nakita si Mang Pedro? Tanong ni Rene. Doon sa gitna ng gubat. Hindi nga namin alam kung bakit siya napadpad doon. Nagtataka nga si Lola. Sagot naman ni Juan. Naguguluhan ako. E anong ginagawa niya doon sa gubat? Tanong pa ni Rene. Maaga niya akong ginising kasi mangunguha daw ito ng mga panggatong sa gubat. At nung papunta na kami sa bayan, nagsabi si Lola na nakakaramdam daw ito ng kaba. Kaya bumalik kami sa bahay. Ngunit nakita namin na hindi pa nakakabalik si Lolo. Kaya naman sinundan namin siya sa gubat. Ayun, natagpuan naming nakandusay. Wala nang malay.
Ganun talaga. Konektado sa atin ang mga mahal natin sa buhay. Nararamdaman natin kung merong nangyayaring masama sa kanila. Humihinga pa naman si Mang Pedro. Wala naman siyang anumang sugat. Sagot na lamang ni Rene. At nang marating nilang bahay paggamutan, ay agad nilang ipinasok si Mang Pedro. Nang mailapag ito sa isang kama, ay bigla itong huminga ng malalim at bumangon bigla. Tinitigan niyang bawat isa sa kanila at wala itong anumang sinasabi. Lo! Lo! Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Juan. Aswang! Sagot ni Mang Pedro. Ano? Aswang? Tanong naman ni Juan. Sa mga sandaling ito ay hindi makapagsalita ng maayos si Mang Pedro at tila ba meron talagang nangyari sa kanya. Sinabihan naman sila ng isang nurse na lumabas muna para masuri nilang kalagayan ni Mang Pedro. Kagad naman silang lumabas at nag-usap-usap. Baka na-stroke si Mang Pedro? Sabi ni Rene. Huwag naman sana, tol. Huwag naman sana. Sagot na lamang ni Juan. Maya-maya lang ay pinapasok ang lola ni Juan at kanyang tinignan ang kalagayan ni Mang Pedro. At makalipas ang ilang minuto ay pinapasok din sila. At nang makita nilang matanda, ay nagsimula silang magtaka. Kasi masigla na ito at nakakapagsalita na ng maayos. Lo, anong nangyari sa iyo doon sa gubat? Ayos na po ba kayo? Tanong ni Juan. Sa bahay ko na ikukwento sa inyo at pwede na rin daw akong lumabas mamaya. Makalipas ang ilang oras ay lumabas nga ang mga ito. At sa pagdating nila sa kanilang bahay ay agad na sinabi ni Mang Pedro kung ano bang nangyari sa kanya dun sa gubat. Habang ako'y nanguha ng mga panggato ay meron akong nakitang malaking baboy Ramon na naglalakad sa di kalayuan. Eh hindi pa man kayo pinapanganak ay marami na talagang pag-alagala dun sa gubat. At minsan nga sumasama pa ako kay tatay sa panghuhuli ng mga ito. Pero habang lumilipas sa mga panahon, ay unti-unti silang nauubos. Kaya naman nung nakita ko ang isang ito, ay agad ko siyang sinundan. Kasi inisip ko na meron pa palang natitira doon sa gubat. Pagkarating niya sa likod ng puno ng akasya, ay hinintay ko itong lumabas. Subalit lumipas lang ilang minuto, ay hindi na nangyari iyon. Kaya naman lumapit na ako sa puno. At nung makikita ko ng likod, ay nagulat ako nang makakita ng matandang nakatuwad. At hindi ko na makita ang baboy Ramo. Nung nagkatitigan kami ng matanda ay bigla na lamang akong bumagsak at nawala ng malay. Hindi nga ako makapaniwala na buhay pa ako ngayon. Akala ko kinainan niya ako. Mahabang kwento ni Mang Pedro. Kung ganun Mang Pedro, totoo nga mga kwento-kwento dito ngayon sa atin. Merong umaaligid na aswang. Sabi ni Rene. Kwento? Hindi naman namin alam ang tungkol dito. Hindi kasi kami masyadong lumalabas ng bahay. Sagot ni Mang Pedro. Kanina nga po habang papalabas kami ni Lola sa gubat, meron kaming narinig na tunog na ayon kay Lola ay tunog ng aswang. Maaari nga natunog ito ng isang aswang kasi aswang din ang dahilan kung bakit ako nawalan ng malay. Pero parang pamilyar sa akin ang matandang iyon kahit na tinatakpan pa ng kanyang mga bukang ilang bahagi ng kanyang mukha. Parang minsan na kami nagkita. Sagot ni Mang Pedro.
Tagarito po ba sa atin, Mang Pedro? Tanong naman niya rin eh. Hindi lang ako sigurado. Basta minsan na kaming nagkita. Napailing na lamang sina Juan sa mga sandaling ito. Kinagabihan, ang akala nila ay makakatulog sila ng maayos. Pero hindi sila pinatulog ng mga tunog at huni na kanilang nadidinig sa paligid ng kanilang bakuran. Alam nila na mayroong umaaligid na aswang sa mga sandaling ito. At bandang alas 9 ay pumasok si Mang Pedro sa kwarto ni Juan. Juan, huwag na huwag kang matulog. At kung maaari, doon ka na muna sa aming kwarto. Pabulong na sabi ni Mang Pedro. Sige lo, susunod ako. Makalipas ang ilang minuto, ay sumunod si Juan sa kwarto ng kanyang lolo at lola. Sa pagdating niya doon ay nakita niyang kanyang lola na nagdarasal lang taimtim. Si Mang Pedro naman ay pasilip-silip sa labas ng bintana upang tignan kung meron ngang umaaligid sa kanilang bakuran. Sa mga sandaling ito ang tanging nagbibigay liwanag sa paligid ay ang sinag ng buwan. Lo, wala ka namang ginawang masama. Bakit ka pa niya babalikan? Tanong ni Juan. Eh ganun talaga ang mga aswang. At hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon kami ng ganitong karanasan. Naaalala ko nung ipinagbubuntis pa lamang ng iyong lola ang iyong tatay. Meron din kaming naging karanasan noon. Sagot ni Mang Pedro. Walang kaabog-abog ay nakarinig sila ng mahinang lagapak sa bubong ng kanilang bahay. Na tila ba merong lumundag na pusa. Kaagad namang napahawak si Mang Pedro sa dalawa. Huwag kayong maingay. Sigurado akong aswang yan. Kasi kung normal na pusa lamang yan, hinding-hindi maaabot ang bubong natin. Kasi mataas at wala naman siyang pwedeng patungan. Pabulong na sabi ni Mang Pedro. Sa mga sandaling ito ay kinakabahan na si Juan at hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Nakapwesto ito sa gilid ng bintana. Hindi nagtagal ay nakarinig siya ng mahinang pagingal na kung hindi papakinggan ng mabuti ay hindi madidinig. Meron namang nag-udyok sa kanya na silipin ng labas. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mga mata sa isang maliit na siwang. Subalit napatras ito nang makakita rin ang mga mata na nakatingin sa kanya. Anong problema? Tanong ni Mang Pedro. Lo, may mga matang nakasilip. Agad namang binuksan ni Mang Pedro ang bintana. Subalit wala siyang makita. Pero nakarinig ito ng mga yapak na papunta sa likod ng kanilang bahay. At tila ba merong kakaalis lang sa tapat ng kanilang bintana. Meron ngang umaaligid sa atin. Dito lang kayo. Pagkatapos sabihin ni Mang Pedro mga katagang ito, ay kaagad siyang lumabas ng kwarto. Susundan pa sana ito ni Juan, subalit pinigilan siya ng kanyang lola. Lumabas ng bahay si Mang Pedro at kanyang kinisikis sa buhangin ang hawak niyang itak. Ano? Magpakita ka! Pasigaw na sabi ni Mang Pedro at meron siyang binanggit na isang pangalan. Agad namang natigilan ang lola ni Juan at nanlaki ang kanyang mga mata. Tawagin na lang nating Cordapia ang binanggit ni Mang Pedro. Bakit la? Sino po si Cordapia? Kilala niyo po ba? Tumango ang kanyang lola at nagsabi na si Cordapia ay ang lola ni Rene. Matagal na daw nila itong hindi nakita doon sa kanilang baryo at inisip din ni Juan na kaya pala hindi ito sinabi ni Mang Pedro nung kasama nila si Rene.
Hindi pa man daw pinapanganak si Juan ay bantog na si Cordapia sa kanilang baryo sapagkat ilang beses na itong nahuli ng ilan nilang kabaryo. At nung palala ng palala ang kanyang pambubulabog ay pinalayas ito ng sarili niyang pamilya. Kaya naman labis ang pagtataka ng lola ni Juan kung bakit siya bumalik. Cordapia, wala akong ginawang mali. Pasigaw na sabi pa ni Mang Pedro at napagpasyanan ni Juan na sundan ito sa labas ng bahay. Nang marating niyang kusina ay agad siyang kumuha ng isang patalim at kaagad na tumungo sa kinaroroonan ng kanyang lolo. Walang kaabog-abog ay nakarinig sila ng malakas na lagapak sa bubungan. Pareho silang napatingin doon at unti-unti nilang nakita ang isang figura ng tao na nakadapa habang nakatingin sa mga ito. At nang mapasulap naman si Juan sa labas ng kanilang bakod, ay meron siyang nakitang dambuhalang baboy ramo. At ito rin daw ang nakita ni Mang Pedro sa gubat. Nang dahil sa takot ay kaagad na pumasok ang dalawa at sinara mga bintana at pinto. Ang tanging nagawa na lamang ni Mang Pedro ay ang magparinig sa mga sandaling ito. Meron siyang mga binanta na kung hindi sila titigilan ay malalaman ng buong baryo ang kanilang pagbalik. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay wala na silang narinig na anumang ingay sa paligid ng kanilang bahay. Pero hindi pa rin sila naging kampante. Huwag na huwag ang matulog iyo. Magbantay tayo. Huwag tayong magpakampante. Kasi mga traidor mga yan. Sabi ni Mang Pedro. Sige lo, makikiramdam ako. Sagot naman ni Juan. Sumikat lang ang araw ay wala silang narinig o naramdaman. Maaga namang pumunta sa kanilang bahay si Rene at ni isang salita tungkol sa lola niya ay wala siyang narinig. Sapagkat ang pagtigil ng pagpaparamdam sa kanila ay isang tugon mula sa lola ni Rene para kay Mang Pedro. Sa isang linggong pananatili ni Juan doon sa bahay ng kanyang lolo at lola ay wala silang ibang pinag-usapan kundi ang tungkol sa mga kababalaga na ito. At makalipas nga ang isang linggo ay umuwi si Juan sa bahay ng kanyang mga magulang at naging mas matatag pa ang kanyang pananampalataya sa kataas-taasan. Dito ko natatapusin ang kwento. Magandang araw, Sir Chris. Ang karanasang ito ay nangyari sa isang lugar sa Panay. Sa mga panahon ito ay nabalitaan namin niyang tiyuin ko ay pumanaw ng dahil sa isang sakit. Kaya napagpasya namin ni tatay na pumunta doon sa kanilang bahay at mananatili kami hanggang siya ay mailibing. Tamang-tama na sa pagdating namin doon ay kakarating lang ng kanyang bangkay. Kaya agad namin siyang nakita. Maganda naman ang pakikitungo sa amin ng mga tao at ipinaubayan ng aking pinsan ang kanyang kwarto para sa amin ng aking tatay. Maaliwalas ng lugar at napapaligiran sila ng mga nagtataasang puno. Yun nga lang kinakailangan ng pasensya kung pupunta man doon sapagkat masukal ang daan at matari. Pero pagkarating mo naman sa kanilang baryo ay hindi mo maiiwasan ang mamangha sapagkat matatanaw mula doon ang buong bayan, kabilang na mga kalapit baryo. Hindi naman namin inaasahan na magkakaroon kami ng karanasan doon. Isang gabi ay nagsabi si tatay na kinakailangan daw niya ng sukang tuba nang dahil meron itong nilulutong ulam. Nagkataon din na naubusan si na tita at wala doon ang aking pinsan. Nakita ko namang tumingin sila sa akin. Alam ko naman kung ano ang gusto nilang sabihin. Tawagin na lang po natin sa pangalang Tita Linda, itong asawa ng aking tiyuin.
Tay, ako na lang po ang bibili. Saan po bang malapit na tiyanggi dito? Tanong ko at itinuro naman ni Tita Linda. Maaga pa naman at isa pa, malapit lang naman ang tiyanggi mula dito. O heto, dalhin mo tong flashlight. Sabi niya. Sige po, ako na pong bahala. Sagot ko naman at kaagad akong tumungo sa isang maliit na tiyanggi na nasa di kalayuan. Pagkarating ko doon ay agad akong bumili ng suka at tamang-tama din na inabutan ko pang tindera. Magsasara na kasi ito. Manang, pabili nga po ng suka, isang bote. Sabi ko. Ikaw ba yung anak ng kapatid ni Dadoy? Tanong sa akin ng tindera at tumango naman ako sa kanya. Huwag kang maglalabas dito ah. Delikado. Lalo pat maraming masasamang loob dito ngayon. Dagdag pa niya. Maraming salamat po sa babala. Sige po. Alis na ako manang. Sagot ko naman. Nung una inisip ko na ang kanyang tinutukoy ay ang mga taong merong masasamang hangarin o yung mga taong rebelde. Wala akong inisip na anumang kababalagan sa mga sandaling ito. Habang ako ay naglalakad pabalik sa bahay, nakarinig naman ako ng isang tunog at umalingaw-ngaw ito sa buong paligid. Parang tunog ito ng isang ibon at napakalakas nito. Lumingon ako sa aking paligid at nung napasulap ako sa tiyanggi ay nakita ko yung tendera na dali-daling naglalakad papunta sa akin at nakita kong sumisenyas ito na hintayin ko siya. Pagkarating naman niya sa aking kinaroroonan ay agad itong humawak sa aking mga braso. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Mag-iingat kayo dun sa bahay niyo. Maging alerto. Lalo na sa tuwing sasapit ang gabi. At bantayan niyo ang bangkay ng namatay. Pabulong na sabi ng tendera. At nang marating namin ang tapat ng bakuran, lumingon ako sa kanya. Kasi ang akala ko sa mga sandaling ito, siya ay rerekta pa uwi. Pero sumama ito na pumasok sa loob ng bahay. At pagkapasok namin ay agad niyang sinabi kay Tita Linda ang tungkol sa mga tunog na narinig namin. Nakinig naman ako sa mga ito kasi nga naintriga ako kung anong klaseng ibon ang gumagawa ng tunog. Talagang nakakabahala. Linda, bantayan niyong bangkay ng asawa mo. Nagpaparamdam na naman sila. Sabi ng tendera. Kailan? At paano mo nasabi? Tanong naman ni Tita Linda. Narinig namin dun sa labas. Di ba iyo? Tanong ng tendera, sabay lingon sa akin. Opo tita, narinig ko rin. Pero ano ba tong nagpaparamdam? Tanong ko. Aswang iyo, naniniwala ka ba sa aswang? Sabi ng tindera at si tatay ay nakita kong lumapit sa amin. Huwag kayong maniwala sa mga aswang-aswang na yan. Ilang beses na akong natulog sa likod ng bahay namin. Mapuno din ang bahagi na yon. Pero wala man nang nagparamdam sa akin na ganyan. Patawang sabi ng aking tatay. Nako, ibahin mo dito sa amin pare. Ganyan talaga ang reaksyon mo. Lalo na kapag wala ka pang karanasan. Tanungin mo yung anak mo kung ano ang narinig niya. Iyo. Pamilyar ba sa'yo ang tunog na yon? Tanong pa ng tindera. Hindi po.
Sa katunayan, ngayon ko lang narinig ang tunog na to. Kakaiba tay. At parang tawang gumagawa. Sabi ko naman. Nakita ko namang umiti si tatay at bumalik sa kusina para tapusin ang kanyang niluluto. Meron namang kinuwento si tita at ang tendera at nakikinig lamang ako sa kanilang usapan. Puro katatakutan at mga karanasan sa kababalagan. Kinikilabutan na rin ako. Bandang alas 11, yung mga nakiramay ay isa-isang nag-uwian at yung natira ay ang dalawang kapitbahay nila Tita Linda. Mga binata po ito at kasing edad ko lang. Ayon naman sa kanila, sila ang palaging sinasama ni Tito sa tuwing magbebenta ng mga isda. Kumbaga, parang boss nila si Tio. Sinamahan ko naman ang mga ito at kinuwento pa nila sa akin ang mga naging pagsasama nila ng aking tiyuhin. At dito ko nalaman kung gaano ka mapagbigay ang aking Tio at kung paano niya inalagaan ang dalawang to kahit na hindi sila magkadugo. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap ay meron namang pumasok na ali. Pawis na pawis ito at parang hindi nasuklay ang kanyang mga buhok. Kung makatitig ito sa amin ay talagang masama. Tumayo ako at tinanong ko siya kung kaano-ano niyang aking tiyuhin. At sabi niya, kakilala daw niya ito kasi madalas siyang benta ng mga isda sa kanilang bahay. Hindi ko naman siya pinigilan at pumasok ito sa loob para makita ang bangkay ni Tio. Nakita naman siya ni Tia Linda o Tita Linda at kinausap. Ako naman ay bumalik na sa kinaroroonan ng dalawa at pinagpatuloy ang aming usapan. Maya-maya lang ay isang malakas na lagapak ang narinig namin sa likod ng bahay. Yung mga ilaw naman sa gilid ng kabaong ni Tio ay biglang kumurap-kurap kabilang na yung mga ilaw sa labas ng bahay para magkakaroon ng brownout. At nung tuluyan nang namatay ang mga ilaw ay dito na sumigaw si Tita Linda. Mga iyo, pumasok kayo dito! Kaya dali-dali kaming pumasok. Si tatay naman ay sinusubukan niyang sindihan ng isang gasera at nang lumiwanag ang buong paligid ay nakita namin ang ali na nakatayo pa rin sa tapat ng kabaong ni Tio. Nakatitig lamang siya doon at tila ba hindi nababahala sa mga nangyayari. Walang ano-ano ay nakarinig kami ng mga yapak sa bubungan. Tila ba merong naglalakad na malaki at mabigat na tao doon. Ano yung naglalakad sa bubong? Pusa? Tanong ng aking tatay. At nakita ko namang hindi makapagsalita si Tia at Insan. Tila ba takot ang mga ito? Huwag kayong mabahala. Hindi yan ang aano. Biglang sabi naman ng ali at kaming lahat ay napatingin sa kanya. Hanggang sa biglang umalulong ang mga aso ng kapitbahay at umihip ang napakalamig na hangin. Sa mga sandaling ito pakiramdam namin na napapaligiran kami ng sandamakmak na yelo. At mula naman sa bahay nakikita naming nakabukas ang ilaw ng mga kapitbahay. At ang ibig sabihin naman ito, sa amin lang ang brownout. Talagang nakapagtataka. Alis na ako. Biglang sabi ng ali. Sigurado po ba kayo? Hindi pa kayo kakain? O magkakape? Tanong ni Tita Linda sa kanya. Wag na, busog pa ako. Pero maraming salamat sa iyong alok. Sagot ng ali at agad itong naglakad palabas ng bahay. Bumalik din sa normal ang klima at yung mga aso ay huminto sa pag-alulong.
At makalipas ang ilang minuto, bumalik din ang ilaw. Talagang nakapagtataka mga sandaling ito. At malakas talagang kutob ko na yung aling ito ay hindi pangkaraniwan. Meron talaga siyang pakay sa kanyang pagpunta doon. Alam niyo, meron akong nararamdamang hindi maganda sa aling yun. Sabi ni tatay. Ako rin. Pero ang sabi niya, kakilala doon niya ang aking asawa. Pero ngayon ko lang siya nakita dito at hindi ko alam kung taga saan yun. O kayong dalawa, meron ba kayong alam? Tanong ni tita sa mga ito. Wala po tita, araw-araw po kaming sumasama kay boss. Pero ngayon lang namin nakita ang aling yan. Kung saan si boss pupunta, ay doon din naman kami. At hindi talaga siya pamilyar sa amin. Sabi ng isang bata ni Tio at napailing na lamang si Tita Linda. Sinasabi ko na nga ba? Maging alerto tayo. Baka meron silang masamang balak sa bangkay ng asawa ko. Dagdag pa niya. Naging alerto nga kaming lahat sa mga sandaling ito na walang puyat na nararamdaman namin nang dahil sa mga pangyayaring ito. Ilang beses pa naming narinig ang tunog na narinig namin ng tindera. Palipat-lipat ito ng pwesto kaya hindi namin makita kung sino o ano ang gumagawa ng tunog. Kinabukasan ay pinuntahan kami ng mga kapitbahay. Pinag-usapan namin ang mga naging karanasan namin doon at narinig din pala nila mga narinig namin. Nagtataka din sila kung bakit panay tahol at alulong ang kanilang aso. Yun pala meron ng umaaligid na aswang sa amin. Sabi naman ng isang kabaryo, dapat daw idaan namin ang kabaong sa bintana sa araw ng libing. Nang sa ganun ay malaman namin kung pinalitan ba ang bangkay ni Tio. May mga nagsasabi din na gutom daw ang mga aswang sa mga panahon ito. Kaya sila nagsisilabasan at nagpaparamdam sa baryo na yon. Sa buong buhay ko, Sir Chris, doon lang ako nakaranas ng ganitong kababalagan. Hindi ko talaga akalain na totoo pala sila. Isang gabi bago ang libing ng aking tiyo, ay pinaramdaman ulit kami. Bandang alas dos ng madaling araw, habang kami naghahanda sa mga lulutuin namin sa pananghalian, ay umihip ang napakalakas na hangin at nagsimulang kumurap-kurap ang mga ilaw. Nagtinginan kaming apat sa kusina kasi ito rin ang nangyari bago kami paramdaman ng aswang. Pagwisik kayo ng asin sa labas, dali! Pabulong na utos ni Tita Linda sa amin. Kaya kami ng aking pinsan ay nagwisik ng asin sa labas ng bahay. Si tatay naman ay umupo sa tapat ng kabaong ni Tio at sinara naman ni Tita Linda mga bintana. Wala na pong nakikiramay sa mga sandaling ito. Hindi rin kasi pinahintulutan ni Tita ang pagsusugal. Sa kalagitnaan ng ginagawa namin ni Insan, ay nakarinig kami ng huni ng ibon at saka umihip ulit ang malakas at malamig na hangin dahilan upang manindig ang aming mga balahibo. Nagtinginan kaming dalawa, pero makalipas lang ilang segundo ay meron kaming narinig na boses sa labas ng bakon. Tila ba merong tumatawag sa amin? Nakasara kasi ang parang pinto ng bakon. Pinuntahan namin siya ni Insan at nung malapit na kami doon ay agad namin siyang nakilala. Siya ang aling pumunta doong madaling araw na yon. Pero bago pa man siya namin papasukin, ay pumasok muna kami sa loob ng bahay upang ipaalam kay tatay at tita Linda na nandoon ang ali sa labas. Nag-isip naman sila ng pwedeng idahilan para lang hindi makapasok ang ali. Pero wala silang ibang maisip. Kasi nga kahit sino naman ay pwedeng makapunta doon sa isang burol. Sige, papasukin niyo. Ako ang bahala. Pabulong na sabi ni tatay at kaagad kaming tumungo sa labas ng bahay ni Insan
Nakita naming nakatayo pa rin ang ali. Pasok po kayo dito. Sabi ko sa ali habang binubuksan ni Insan ang pinto. Hanggang sa nakita ko ang ali na tumingin sa bahay at bigla itong nagsabi na hindi na lang daw siya papasok kasi biglang sumama ang kanyang pakiramdam at dali-dali itong naglakad papalayo. Sa aming pagtataka ay nagtinginan kami ng aking pinsan at napailing kung bakit ang bilis magbago ng kanyang isip. Pagkalingon naman namin sa bahay ay nakita namin si tatay na merong hawak na walis tingting. Nakabaliktad ito at meron siyang hawak na mahabang bolo. Maliban sa mga ito ay meron pa siyang dala na isang dakot ng asin. Oh, tignan nyo. Umalis nung nakita ang mga dala ko. Alam nyo na siguro kung bakit. Sabi ni tatay. Ngayon meron na tayong katibayan. Biglang umalis eh. Patawang sabi pa niya. Oo nga, meron talaga siyang pakay. Sabi naman ni Tita Linda. Nagbantay naman kami hanggang sa sumikat ang araw at tiniis namin ang puyat sa araw na to. Talagang pagod na pagod kami pero wala kami magagawa. Pagpatak ng alauna ng hapon ay inilabas ang kabaong ni Tiyo. Idinaan nila ito sa bintana at binuksan ulit pero wala namang problema. At matapos naman ang libing ni Tiyo, natulog kami ng aking pinsan at pagpatak ng gabi ay nagbantay ulit kami pero walang nagparamdam sa amin. Sa libing ay hindi naman namin nakita ang ali at hindi na kami magtataka kung bakit. Makalipas ang ilang araw ay umuwi naman kami ni tatay at hindi na namin alam kung meron pa silang naging karanasan doon. Dito ko na po tatapusin ang kwento, Sir Chris. Maraming salamat at mag-ingat po kayo palagi.